Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ito bang nakita nyo sa ating screen ay ang top overall programs ng AGB Nielsen Philippines Nutam People in TV Home Ratings. Ito po yung ratings ng January 10, 2024. So, kung mapapansin natin dyan mga kababayan, pasok po sa top 20 ang tatlong noontime shows. Pero mas mataas po ang ranking ng Eat Bulaga. At itong dalawa, itong taan ng pinakamasaya at itong It's Showtime ay nasa bandang baba po ng ratings. So sabi dito mga kababayan, itong Movie Chaser, actually talo sa ratings ng Eat Bulaga sa TV5, panalo sa noontime ang Kapuso GMA. Tama yan. Kung pagsasamahin yung ratings ng It's Showtime at ratings ng Tahanan Pinakamasaya. Kasi parehas naman silang nasa GMA eh, di ba? Nasa 7 etong Tahanan Pinakamasaya at nasa GTV naman na under pa rin ng GMA etong It's Showtime. Kapag pinagsama itong ratings ng dalawang show, itong Tahanan Pinakamasaya at It's Showtime, talagang panalo itong GMA sa TV5. Ako titingnan ninyo yung total ng ratings. Pero kung hindi mo pagsasamahin, wagi ang Eat Bulaga ang TV5 pagdating sa noon time. So ganito, sabi nitong Movie Chaser. Kung gusto raw ng GMA na maging number 1 sa noon time, ang dapat nilang gawin isa daw dito sa dalawang noon time show has to go. Ibig sabihin, para tunay na panalo sa noontime ang GMA, kinakailangan niyang magsakripisyo. It's either alisin niya ang It's Showtime o alisin niya itong Tahanang Pinakamasaya. So, yan po ngayon ang tanong ko sa mga nakakapanood sa atin. Mag-comment nga po kayo. Kung sakali man na gusto nga maging number 1 ng GMA sa noontime at matalo itong TV5 kasi talo po sila ngayon eh. Diyan po sa Eat Bulaga ng TV5 eh. So para daw matalo, kinakailangang alisin ang isa sa programa. Kung kayo po ang papipiliin, sino o alin sa dalawang programang ito, sa Tahanan Pinakamasaya o It's Showtime, ang dapat tanggalin ng GMA para makuha nila etong panalo sa noontime. Alright, so ito naman pag-usapan natin. Yan po, nakikita natin sa ating screen. Yan po si Attorney Angas. May hawak po siyang pizza, hindi ko na po babanggitin kung ano po yung brand ng pizza. Pero in-endorse niya. Siguro nabigyan siya ng libre ng brand na yan, ng pizza. At ipinromote niya yung nga pong brand na yan. So dahil dyan, nabash itong brand na pizza na ito. Dahil sa dinami-dami raw ng artista na mag-endorse ng kanilang produkto, ng kanilang brand, yung wala pang kwenta. Ang pinili nila, walang kwentang ama, walang kwentang tao. Grabe naman kayo magsalita kay Attorney Angas. O, sabi ng ito sa comment, mabasahin ko dito sa cellphone ko yung mga comments. Daming artista, yung walang kwenta pa, pinili ninyo. Walang kwentang ama, walang kwentang tao. Kawawa naman kayo, wala pang kwentang tao nag-promote. Grabe mga kababayan, dito kitang-kita mo na talagang maraming galit dito kay Attorney Angas. Kasi sa itsura pa lang, alam niyo mga kababayan, mabibisit kayo, maaasar talaga kayo eh. Yan, tingnan niyo yung ngiti oh. Laas mang asar eh. So, ito, magbasa pa tayo rito ng ilang mga komento. Kasi talagang galit na galit itong mga tao dito kay Attorney Angas. Amang walang bayag. He doesn't even sound convincing. Pilit na pilit siya. Don't need this guy to endorse. Ito sabi tuloy ng kababayan natin eh. Imbis na tangkilikin yung inyong produkto, sabi, wala kaming pake dyan. Para kang tanga. Grabe. Grabe yung mga comment dito. Walang kwentang ama. Mali kayo na kinuwang endorser.
Grabe. Man, Roroco, no way kami dyan. Wrong endorser. Nagkamali kayo, kinuha ang endorser, Kumag. Oh, corny mo, ob-ob. Grabe, daming-daming galit eh. Daming galit dito kay Attorney Angas, oh. Pati tuloy yung Bradong Pizza, eh, nadadamay. Dahil sa negative yung ano, negative talaga ang ano eh, ang dating nitong taong ito eh, ni Attorney Angas. Ha? Ah, nagkamali po kayo ng endorsement. Babaero na, iniwan pa pamilya tapos wala pang galang sa TBJ. Oh. Right pizza in the wrong person will never buy this pizza. So tingnan niyo mga kababayan, no. Napakalaki ng impact ng endorsement ng mga artista, ng mga personalidad sa isang produkto. Kaya nga, 'di ba? Ang kinukuha ng mga produkto ay yung ano, yung talagang tinatangkilik ng tao. So yun naman ang pinagtataka ng ilan sa ating mga kababayan. Kukuha lang kayo ng mag-endorse ng produkto ninyo, eh si Attorney Angas pa. Wala na ba kayo iba makuha? Ha? Ito pa nga kinagagalitan ng tao, kinamumuhian, kinabibisitan. Ito pa kinuha ninyo? Eh tuloy nadadamay kayo. Imbis na sabi, we will never buy this pizza. Oh. The way he talks, maangas, mayabang. Ang dami nyo makukuha, yan pa kinuha ninyo, hindi sisikat yung sisig pizza ninyo. Oh, wala na kayo mapiling endorser, sayang binayad ninyo. Puro porma, sustento ka naman sa anak mo. Oh, wrong pick up endorser. Better palitan nyo na yan, nag-promote na yan, sayang lang binayad ninyo. Oh. Ayan o, grabe halos lahat ah. Masarap naman daw yung pizza. Ang problema, mali yung endorser. Mali eh. The best, pero yung endorser hindi. Oh, this is not the type of endorser that you wanna hire if you aim to attract customers. Fake gestures, fake clueless expressions, questionable morals. Oh, grabe. Ah, saka parang ano, peke ang dating ni ano ni Attorney Angas. Peke. Huwag kang magkakamali na kunin 'yan bilang endorser ninyo, magsisisi kayo sa bandang huli. Oh, ayan no. Di marunong magsustento sa anak, sayang tato. Ah, kasi ang daming tato eh. May mga nagaganda naman sa tato niya. Pero talagang galit lang sila sa ano, sa pagkatao. Kasi nga daw, nako, walang kwenta raw kasi nga hindi sinusustentuhan yung anak. Wala yan, forma lang yan, pero bugok yan. Huwag kayong ganyan, legally, mahaba pa ang laban. So yan mga kababayan yung ano, ang dami yan, magtrabaho ka para may pansustento ka sa mga anak mo. Nakakahiya ka na, ayaw na sa'yo ng mga tao dito. Kasi halos lahat mga kababayan, halos lahat ng ano rito, comments, galit na galit dito kay Attorney Angas. So, naku mga kababayan ha, kung kayo balak niyong magpa-endorse, daming artista dyan. Pamili kayo ng maayos-ayos, huwag naman yung katulad daw na ito ni Attorney Angas. Na wala, negatibo po talaga ang kanyang dating. Kaya mangyayari, negative din ang feedback dun sa produkto ninyo. So sa susunod, bago kayo magpa-endorse, siguro doon yung endorse ninyo ay maayos. Hindi katulad nito ni Attorney Angas. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.